Good day po mga farm. Andito na naman po tayo sa isang dagdag kalaman in banana farming. So mga ka-farm, ngayon pong araw na ito mga ka-farm, papakita po natin kung paano po ang pag-alaga sa isang prutas tulad ng saging. So mga ka-farm, this time po, ito na po yung tinatawag nating production. So kailangan po nating alagaan muna yung prutas dito sa loob ng farm by means of applying materials po para maprotektahan yung ating saging. So this time po, papakita natin mga materials na ninyong gagamitin. Ito po, ito yung tinatawag na pulley bag. Yan po. Ito po yung protection natin. Medyo may amoy ito mga ka-farm. Protection po. Para po hindi makalapit yung mga insects makapasok sa loob ng buns. So kailangan natin to. Second, ito po yung plastic insert. Papakita natin paano pag-apply nito, paglagay doon sa hands. So ito po yung plastic insert. Yan. And last, the bun skirt. Ito po yung bun skirt. Paano po, ano po yung magiging shielding nito? Protection po ito para po sa sikat ng araw, para po hindi magka-sunburn yung ating saging. Sayang naman po yung saging natin, inalagaan natin simulat sa po sa pagtanim pa lang. Ito, prutas na po ito, kailangan natin na bigyan ng extra care para po mabigyan tayo ng class A na saging. So ngayon ka farm, maghahanap tayo ng yung na-delete na, yung na-perform na saging, yung tulad ng 5 days tsaka ready for bagging na siya. So let's go po. Ito na po yun mga ka-farm. This buns is ready for bagging. Okay. So, nakuha na po ito. This is medyo ano na po. Less 3 na siya. Kasi medyo hindi marami yung kanyang tawag dito. Yung hands. So, ano po magiging purpose ng ating poly bags? Ito po. Pagiging purpose ito is from avoiding insects to go inside the buns na makakasira o makakadamage ang ating saging. Ito po, prevention from point scarring. Yung hindi magbabangga yung mga point nito, kasi po pag nagbangga po yan, pag lumaki, magiging may mga scarring po dyan. So tatanggalin din yan sa pag-process po. So magiging class B po yan. So we need this material dito po para ma-avoid yung point scarring. At saka po ma-arrange ang kanyang hands. Protection from sunburn also. So ganito po yung magiging silbi ng ating plastic insert. And lastly, eto. Yung bun skirt. Protect from direct sunlight. So, aakyat na po tayo ka-farm para po mabalot na natin yung saging natin para magkaroon tayo ng class A na saging. So mga ka-farm, ang paglagay po ng plastic insert ganito po.
Example lang po ito ha. Tanggalin natin ito. Yan. Ito yung hands. Tapos, kukunin natin yung first layer. Ganyan. Ipapasok natin ito. Yan. So, ganyan na po kadali. Papasok natin itong pangalawa doon sa ikalawang layer na naman. Yun po yung magiging protection niya sa points carrying. So kung makikita po natin, ganyan na po yung magiging itsura niyan mga ka-farm. So yan, tulad niyan, natabunan na siya ng plastic, yung plastic insert natin. So hindi na po yan tatama dyan kasi dudulas na po yan sa mga ka-farm hanggang sa paglaki ng ating hands. So ang tendency po niyan, ma-arrange po yung hands formation natin. Ayos po lahat, tsaka ma-avoid talaga natin yung scarring tsaka yung mga scab kasi po yun naging magiging sani ng pagiging pangit ang itsura ng saging. May tatapon na po sa class B, sayang din naman po. So proteksyon na natin yung prutas sa ano pa lang, yung pagtutubo pa lang nito. Ayan po magiging itsura ng mga ka-farm, ganyan. So wala pong pagdikit-dikit yan, kahit tignan nyo po yan. So ganyan po ka-importante ang ating plastic insert, ang magiging papel ng plastic insert. So ito na po mga ka-farm. Oh, nailagay na po natin yung plastic insert. So yan na po yung magiging protection para po hindi magbangga-bangga yung tip o yung point ng ating hands tulad po nito. Yan. Hindi na po siya babangga sa isang hands tsaka magre-resulta po sa point scarring. So ma-arrange po talaga ang hands nito mga ka-farm. So, ang susunod natin na gagawin, ilalagay na natin to. Ito yung band skirt, yung protection po sa init ng araw para po hindi masunog o magkakaroon ng sunburn ang ating saging. Kasi po ang sunburn, sigurado po yun, pag nagka-sunburn yung saging natin, sigurado po, class B po yan. So, how to protect the sunburn? So, gagamitan po natin itong band skirt. Protektahan natin yung saging from burning from sun. Akyat tayo ulit mga ka-farm. Ka-farm, natabunan na po natin ang pulibag. So, magiging protection po yan sa mga insekto na hindi makapasok sa loob ng buns kasi po medyo may amoy ito. In a few days po, mawawala rin yung amoy nito. So we'll do is, ito na po. Sige, pasok natin. Yung buns skirt, ganito po. Babalutin lang natin yan. Hindi po ito matatabunan ng osto in a hole. Sigurado po yung first hand tsaka second hand lang po. Kasi po, yun po yung prone sa ano eh. Ito po yung first hand tsaka second hand, yung prone sa init ng araw. So, okay na po yung nasa ilalim. Hindi na po yan masusunog. Ito lang po sa ibabaw talaga mga ka-farm. Ganyan lang po kadali. Yan. Kailangan natin alagaan yung mga saging para po pagdating ng harvest time, maganda po yung kalabasan ito. So, ganyan lang po kadali mga ka-farm yung i-perform at saka alagaan ng ating saging. So, mga ka-farm, natapos na natin yung bagging, plastic insert, and band skirt para po sa sikat ng araw hindi masunog yung prutas. So lalagyan natin ng color indicator. So para po hindi kayo malito sa harvest time. Kasi po ito yung nagsasabi o nasasaad kung ilang edad na o ilang weeks na itong saging. So ready na yan. So ganyan lang po kadali mga ka-farm yung pag-aalaga ng saging. Yung tinatawag natin pagbibigay ng extra care o itinatawag na fruit care. Para po sa ganun, mabigyan tayo ng magandang saging, magandang produksyon sa pagdating ng panahon. Mga ka-farm, salamat po sa panunood.
Shoutout nyo nga po pala sa ating bagong kaibigan na si Sir Richie Laruda from Australia. Sir, salamat po sa panonood. Sana po ay may mga naibahagi kami sa inyo maganda na makatulong sa inyong farm. So mga farm, don't forget po to hit the bell button and subscribe. Maraming salamat po.